Draymond Green, mga idol, tinawanan ba itong sila Kevin Durant at ang team ng Brooklyn Nets matapos na marigreg sa playoffs? Yan nga, mga idol, ang mga spekulasyon ng fan dahil matapos kasing officially na malaglag ang team ng Brooklyn ay nag-tweet itong si Draymond Green ng laughing emoji. At dyan na nga, mga idol, nag-umpisa ang mga pag-a-assume ng mga NBA fan na ito nga daw si Draymond Green ay tinawanan itong sila KD. Pero nga, mga idol, sa paliwanag ni Draymond Green sa kanyang sumunod na tweet ay hindi niya nga daw tinatawanan ang team ng Brooklyn. Sabi niya, "You all thought I was laughing at the Nets getting swept? Akala ba nga daw ng mga NBA fans na tinatawanan na ito ni Draymond itong team ng Brooklyn? I'm a little more blatant than that. Mas matindi pa nga daw ang kaya niyang gawin kesa mag-tweet lang ng mga laughing emoji. Kaya nga, para kay Draymond Green sa kanyang paliwanag, hindi niya tinatawanan itong sila Kevin Durant." Pero sa tingin niyo ba, mga idol, nagsasabi si Draymond Green ng totoo na hindi niya tinatawanan sila KD? Komento niyo lamang, mga idol, ang inyong mga opinion. At sa ating next balita naman ay pag-uusapan nga natin ang nanalo ng Most Improved Player of the Year na si Ja Morant. Kaso nga, mga idol, ipinamigay niya na nga ito agad. At yan nga ay sa kanyang teammate na si Desmond Bane. Pinost niya nga ito sa kanyang Instagram at sinabing deserve ito ni Desmond Bane. Next balita naman tayo, mga idol. Ito nga, sila Luka Doncic at ang team ng Dallas Mavericks ay talagang binasura ang team ng Utah Jazz. Final score natin, mga idol, 102-77. Luka Doncic, grabe ang tinala ngayon. 33 points, 13 rebounds, and 5 assists. At ito namang kanyang kampe na si Jalen Brunson ay may 24 points. Talaga namang very dominant itong team ng Dallas, mga idol. At binabalak ang nilang tapusin na ang series na ito sa anilang Game 5 matchup. Pero anyways, mga idol, sa ating panghuling balita na nga ay bad news para sa team ng Lakers. Dahil ito nga, si Carmelo Anthony ay nakakakuha ng atensyon mula sa team ng Boston Celtics pati na rin sa Miami Heat. Maaaring nga daw maging potential dark horse teams itong dalawang ito sa pagkuha kay Carmelo sa free agency. Yan nga ay kung pipiliin ni Carmelo na umalis na sa team ng Lakers. Kung mas pipiliin niya nga, mga idol, ang mga successful team na ngayon sa playoffs kaysa sa team nga ng Lakers, mga idol, na i-figure out pa ang kanilang dapat gawin para nga may balik ang kanilang team bilang isang championship contending squad. Pero anyways, mga idol, tanong ko nga sa inyo, sa tingin nyo ba dapat na umalis si Carmelo Anthony sa team ng Lakers at lumipat sa ibang team? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At yun nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!